Magandang umaga. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa wika. Para sa inyo, ano ang kahulugan ng wika? Mr. Furia, para sa iyo, ano ang kahulugan ng wika? Ang wika ay ginagamit natin ito sa araw-araw na pakikipag-usap. Sa ating mundo, mayroon tayong mga iba't ibang lingway, kagaya na lang ng English, Mandarin, Pilipino, at iba pa. Maraming salamat, Mr. Furia. Ikaw naman, Mr. Sawamura, para sa'yo, ano ang kahulugan ng wika? Ang wika ay ang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw para magkaintindihan tayo. Maraming salamat, Mr. Sawamura. Ang inyong mga sagot ay tama. Ang wika ay isang bahagi ng talastasan. Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog at mga batas tugnan nito upang may payag ang nais sabihin ng ating kaisipan. Ano naman ang kahalagahan ng wika? Mr. Furia, para sa'yo, ano ang kahalagahan ng wika? Ang kahalagahan ng wika ay nagbibigay ito ng daan upang magkaunawa ng mga tao. Maraming salamat, Mr. Furia. So naman, Mr. Sawamura, ano ang kahalagahan ng wika? Mahalaga ang wika sa isang bansa dahil ito ang isang nagsisimbolo ng kalayaan. Maraming salamat, Mr. Sawamura. Ang inyong mga sagot ay tama. Ang wika ay sadyang napakahalaga. Ito ang nagbubuklod sa bawat tao, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa mga ibang bansa rin. Saan naman nagmula ang wika? Mr. Furia. Ang pinagmulan ng wika ay ang tao. Dahil ang tao ang sumulat ng wika. Kung wala ang tao, hindi mabubuhay ang wika. Maraming salamat, Furia. Ikaw naman, Mr. Sawamura. Saan nagmula ang wika? Hindi natin lubos alam saan, kailan, at kung paano nagsimula ang paggamit ng wika. Maraming salamat, Mr. Sawamura. Ang inyong mga sagot ay tama. Sabi nga ni Mr. Sawamura, ang wika ay hindi natin alam kung saan nagsimula. Pero may mga tao na pinag-aralan ang paksang ito. Meron silang teorya kung saan ito nagsimula. Ang isang teorya ay ang teoryang baobab na kung saan ay sinasabi nilang ginagaya daw ng mga tao ang mga tunog na ginagawa ng ating kalikasan. Ang pangalawang teorya naman ay ang teorya sa Torre ng Babel. Ang teoryang ito ay nahalaw mula sa banal na kasulatan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating wika. Ano ang pambansang wika, Mr. Furia? Wikang Pilipino, sir. Tama. Ang wikang Pilipino ay ang pambansang wika ng ating bansa. Sino naman ang ama ng ating pambansang wika? Mr. Sawamura. Si Manuel L. Quezon, sir. Tamang sagot, Mr. Sawamura. Ngayon, sino naman si Manuel L. Quezon maliban sa pagiging ama ng ating pambansa? Pambansang wika. Mr. Furia. Siya ang unang pangulo ng Pilipinas, sir. Ikaw naman, Mr. Sawamura. Sino si Manuel L. Quezon? Siya ang pangalawang pangulo ng ating bansa. Kasi ang naunang pangulo ng ating bansa ay si Emilio Aguinaldo. Ngunit hindi kinilala ng ibang bansa noong panahon na iyon. Kaya ang unang pangulo ng ating bansa ay si Manuel L. Quezon, sir. Maraming salamat, Mr. Sawamura. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, dito na natin natapusin ang ating talakayan kasi nagtatapos na ang oras nating sa araw na ito.